Good morning mga ka-wonder from Taiwan! So, another day here in Taiwan. So, for today's video ay pupunta naman tayo sa second largest city ng Taiwan, which is the Taichung. So, magkakaroon tayo ng Taichung day tour today. So, itong tour natin is a private tour again, yung gaya dun sa North Coast na ginawa natin kahapon. So, si Kuya Jack pa rin yung ating driver. Yan, tapos sila yung mga kasama pa rin natin. Nag-iba na po. So, itong tour na to, Taichung tour, tatlong ways yung pwede nyong gawin. Una is itong ginawa namin, which is yung private tour. Nag-rent kami ng isang van with driver. Pangalawa is yung pwede nyong i-DIY din to kasi may mga HSR or yung high-speed rail naman na na sasakyan dito sa may Taipei Main Station kapag galing kayo dito sa Taipei. So, pwede kayong bumiyahe doon. Tapos 1 hour away lang naman yung Taipei papuntang Taichung kapag nag-HSR kayo. Tapos, pangatlo, pwede nyong i-book ito via Klook. Meron din yung mga join-in tours. Check nyo na lang. Kapag gagamit pala kayo ng Klook, pwede nyong gamitin ang aking Klook promo code, which is WonderJKlook, para maka-avail kayo ng up to 5% discount. Wonder. So, first stop natin dito sa may Taichung is dito sa may Green Fantasy Park. So, 2 hours tayong bumiyahe kanina. Maganda yung ginawa nung ating magandang ginawa ni Jack, yung driver natin, kasi nag-stop over kami sa gitna around after namin mag-travel ng 1 hour from Taipei. So, para siguro, kasi ang haba rin pala niya, 2 hours. Actually, after namin mag-stop over, nakatulog ako. And dito sa may Green Fantasy Park, merong entrance fee na hindi pa kasama dun sa binayaran natin, which is 300 NTD. So, siguro times nyo na lang sa 1.8, yun yung per person, yun yung entrance fee dito. Bali, itong Green Fantasy Park is sobrang famous dito sa may Taichung. Bali, marami talagang pumupunta dito kasi nasa bandang, ano siya mountainous area ng Taichung. Tapos, maraming mga photo spot. Yung mga, yan, mahilig sa Instagram, ganyan, yung mga picture. Ang dami nilang ginawang mga man-made na photo spots. May garden din dito. So, yun yung mga i-explore natin dito. So, sasama ko kayo. Tara. So, dun yung parking lot nila. Dito sa entrance ngayon. Pumasok kami dito sa area na to kanina. May mga parang ano sila room-room sila na meron pa siyang pa-spotlight. Tapos pwede kayong mag-picture. Different room merong ano. Merong parang iba't ibang theme. Ganon. Yung iba may flower. Ganon. Yung iba parang parang iba't ibang ganda, maganda siya. Pakita ko na lang sa mga videos. Tapos meron din dito, ayan, kamari ito, papasok kayo sa area na to. Tapos iba rin yung theme, magiging theme niya. Tapos meron ding outdoor na mga picture spots, parang ito, Green Fantasy Forest. Ayan, cute, may mga flowers. Tapos sa area na to, may mga, ayan, may parang river dito sa sa lake dito sa baba. Tapos yan, pwede rin kayo mag-picture dyan. And kasama na yan sa buong binayaran nyo, lahat ng spots. Yan, so papasok tayo sa isang kwarto ulit dito. Wow, iba na naman yung theme dito. Parang medyo old style yung loob nito. So pakita natin. Ayan, ganyan siya. May mga sofa, ganyan. May mga iba't ibang props din. Ayan, may pa chandelier pa tong kwartong to. Tapos, ayan o. May mga upuan. Tapos ito yung sinasabi ko, may spotlight pa. Pwede kayong mag-picture. So, dito naman sa side na to, may Pink Party, Swamp Castle, Harry Potter, Rainbow Ice Cream. Ayan, dito siya. Ayan, so pasok naman tayo dito sa kabila. Wow! Ayan, may mga pa-chandelier sila dito. Ayan, so napansin ko, mostly nga, man-made talaga yung, ano, yung mga photo spot. Para siyang studio eh. Iba-ibang klase ng studio na tinayo nila sa mountainous area. So, pero for me ha, for me lang, huwag nyo ko i-bash. Hindi ko kasi trip talaga yung mga ganito na ano, yung parang ano siya, yung parang studio, ganun, na parang hindi totoo yung mga picture spots niya. Mas trip ko yung kamari, nature trip, ganun, or yung makikita mong view is
nature talaga na makikita mong wow, mapapawaw ka scenic view. Hindi yung parang sa picture lang, ganun, para lang sa picture na artificial lang siya. So, para sa akin lang yun. Sakay ka dyan sa kabayo. Andito na tayo sa may spot ng Green Fantasy Forest na ayan, marami ng puno. So, ito yung mas gusto kong pagpicturan kasi makikita yung mga puno talaga. Ayan, ang ganda. Ito sobrang famous nito eh. Itong clock na to. Ayan, malaki, di ba? Tapos, pati itong ayan, crescent na moon. Tapos, kung maririnig nyo, parang may mga, ewan ko, parang may ibon na sumisigaw ba yan? Kasi yan, napapalibutan tayo ng puno. Ngayon naman is pababa tayo sa kanilang pond. Ito, may hagdan dito pero may railings naman. So, pwedeng-pwede siya sa mga seniors or ano, kapag umuulan, madulas, ganyan, pwede kayo, may hawakan naman kayo. Yan, bali ito yung pond. Yan, nalapitan na natin. May mga parang gondola dito. Yan, pwede kayo magpa-picture. Ayan, tas yan, pwede rin kayo dyan. Yan, dami. Medyo mainit lang kasi time check tayo. It's already 11:30. So, minamadali na namin kasi para makapunta na tayo doon sa ating lunch area. Hi, Wonder! So, tapos na tayong mag-photoshoot dito sa may Green Fantasy Forest, dito sa may Taichung. So, for me ha, yung 300 NTD nyo, sobrang sulit naman na siya dito. Ang dami talagang photo spots na pwede kayong mapagpicturan, kayo rin yung magsasawa. Sobrang nakakabilib nga eh kung paano nila ginawa, lalo na rin yung mga photo studio na per iba-iba yung theme niya. Grabe, pinag-investan din talaga nila. Tapos yun nga, may mix siya ng ano nga, man-made tsaka yung hindi man-made. Kasi may mga pond din na area, hindi ko lang alam yung pond area kung ginawa nila yun or dati nang meron doon. Tapos gusto ko yung pinakagusto kong part is yung dun sa may forest na part na kung saan parang may crescent moon tsaka yung merong clock na malaki tsaka may wings. So sobrang nag-enjoy naman kami dito sa my Green Forest Park. And di ko sure kung ano yung next naming stop. Siguro i-update ko na lang kayo. Actually, it's about we're about to have lunch na rin kasi it's already 11:45. So update ko kayo kung anong next spot namin. So see you. Hey, Wonder. So next stop natin dito sa Taichung is dito sa may Zhongxie Flower Farm. Bali dito rin tayo magla-lunch. Ang bayad dito is 380 per person NTD. Tapos buffet lunch na siya and kasama na yung mga pasyalan dito sa flower farm na to. So, so ito yung mga pagkain natin. Meron tayong K-BBQ and for shabu-shabu. And dyan yung K-BBQ. So magluluto tayo dito. Tara, bali buffet itong pagkain natin and let's cook. Ayan, oh, pinangungunahan ni Sir Jack, yung ating driver. Napakabait. So, meron tayong pa-barbecue dito. Ayan siya. Hi, Wonder! So, kakain na tayo. So, may KBBQ sila dito. Tapos, may pa-soup. So, self-service siya. Bali, ikaw na rin kukuha ng mga meat mo, ganun, ng mga, kung ano, no, yung para sa shabu-shabu tsaka sa K-BBQ. Kain pang po. Kain man tayo. So, tapos na tayong kumain ng lunch. So, ngayon, nandito na tayo mismo sa may flower farm. So, malawak din pala siya na garden. Pakita ko sa inyo. Yan, ito siya yung entrance. Dito yung entrance. I think 120 NTD yung bayad kapag hindi kayo kakain. Ayan. Eat BBQ gives you free entrance.
Yan. So kapag kumain kayo sa ano, kumain kayo dun sa barbecue, hindi na kayo magbabayad. Yan. Ito yung entrance. So ito yung bayad dito, 120 NTD kapag hindi kayo dito kumain. Pero kapag nag-barbecue kayo, which is yung ginawa natin, na 380 NTD, free na kayo. Basta ipakita nyo tong, itong tatak nyong yan. Yung sticker nyong yan. So ganito siya. Nandito na tayo sa loob. Tayo sa loob ng flower farm. Yan, ang lawak ng flower farm na to. Wala, dito pa lang tayo sa umpisa, pero hanggang dun pa. Yun, hektarya to. Pero ang ganda. Yan o. Iba't ibang klase ng mga flowers ang nandito. Yung mga plantita dyan, sobrang matutuwa dito. Pero ang alam ko dito, bawal mag-pick ng flowers. Tapos, hahanapan nyo na lang ng mga iba't ibang spot kung saan kayo gusto nyo mag-picture. Parang doon may mga ginawa sila dito na mga cartoon characters, ganyan. Tapos meron din syempre, naka-landscape din yung ating, ikaw may-ari. Naka-landscape din yung mga flowers nila dito. So, ipakita ko sa inyo. Ganyan siya. May mga ganyan. May mga cute-cute na ganyan sa kanila. Ganito. Tapos doon parang may papiano sila. May papiano sila doon sa part na yon. Pwede kayong magpa-picture doon. Tapos yun, ang cute. Ano bang klaseng halaman to? Yung mga bushes. Tapos sobrang colorful. Ganyan siya. Tapos, napansin ko, well-maintained siya kasi may mga workers sila dito na nagme-maintain. Ngayon is already 2 PM. Tapos yun, maraming nagpuputol ng grass, ganyan. Tapos nagpo-plow. Nag-aayos talaga dito. So, super maintained talaga siya. Tapos, may view ako nakikita dito na parang bundok. Ayan o. Ayan o, tignan niyo yung bundok ko. Ganda. That one. I go under. So, tapos na tayo dito sa may flower farm. Maganda dito sa flower farm na to kasi ang dami mo talaga makikitang different kinds ng flowers. Tapos alam mo na well-maintained siya. Ang downside lang is summertime kasi ngayon. Today is August 15. So, it's grabe. Sobrang init talaga. Parang dyan din sa Pilipinas. Imagine mo yun. Eh, dyan sa Pilipinas naman, never ka namang, alam mo yun, yung nagpapabilad sa araw talaga. Mainit, pero alam mo yun, hindi ka maninibago ka pa rin kasi syempre dito may mga views eh kailangan mo magpa-picture. So yun lang yung downside niya kapag summer ka rin nagpunta dito sa my flower farm. So next tayo ng ating spot dito sa may Taichung. I wonder, so we're now here sa last stop ng ating Taichung tour. So unfortunately, malakas yung ulan ngayon. Grabe yung ulan. 10 minutes na kaming nasa parking. Siguro 10 to 15 minutes na kaming nasa parking. Pero grabe, lakas talaga ng ulan. Nasa harap na namin yung Rainbow Village kasi yan yung ating last stop ng Taichung day tour natin. Bali, naghihintay lang kami ng sabi namin kay Kuya Jack, driver namin. 10 minutes kaming maghihintay lang hanggang sa hindi pa tumila yung ulan. Pag di tumila yung ulan, balik na kami sa Taipei. So, habang naghihintay, kwentuhan ko na lang kayo ng history ng Rainbow Village. Siguro magpa-flash na lang ako ng iba't ibang mga pictures tsaka videos na makukuha natin sa online para makita nyo yung loob. Bali, yung Rainbow Village is gawa siya ng isang soldier. Bali, Taiwanese soldier siya. Tapos, bali, tinaguriyan siyang Rainbow Grandpa. Yun yung tinatawag sa kanya. Bali, dati kasi parang nung
di ba, soldier siya, tapos pinadala siya sa China, tapos parang may kinalaban sila na war, tapos natalo sila, tapos binalik na lang sila dito sa Taiwan. Tapos itong area nila, parang military base siya, tapos ginawa ng mga village-village. Tapos dumating yung panahon na parang yung government ng Taiwan gusto na nalang i-demolish yung buong villages na yon, yung mga military villages na yon. Pero yung si Rainbow Grandpa, nag-decide siya na para hindi ma-demolish yung bahay niya ng government, sinimulan niyang mag-paint sa outdoor ng kanyang, sa exterior ng kanyang bahay para mapigilan nga na ma-demolish. Tapos yun, nung ano na, nung time na i-demolish na siya, so nakita nila na may paint, mga paintings, ganun, magagandang paintings, hindi na dinemolish yung kanyang bahay. Tapos yun, nagsimula na doon, nagkaroon na parang ma-discover na yung place niya is maganda. Nagsimula doon na parang naging tourist spot na siya dito sa may Taiwan. Actually, hindi lang sa Taiwan yung mga nakakakilala sa kanya, pati sa buong mundo na, kasi ang gaganda daw talaga ng paintings nila. Tapos, unfortunately, this year, nung January, namatay daw siya si Rainbow Grandpa noong January 2024. So, yun lang, nakakasad lang. Pero, yun, remains pa rin niya is yung art. Meron pa rin siyang works and arts na naibahagi dito sa Taiwan. Nakakatuwa rin yung, ano, no, nakakatuwa rin yung story behind dito sa may Rainbow Village. Pero, yun lang, masaklap. Hindi natin siya mapupuntahan ng, ano, ng mapapasukan. Pero, nakita naman natin siya. So, at nalaman naman natin yung story niya. So, yun lang. Siguro, babalik na kami sa Taipei ngayon. At nga pala, imi-meet pala natin yung pinsan namin na nag-work dito, si Imang. So, hintay na lang, mag-update na lang ako kapag kasama na namin siya. Yan ang inyong sa atin. Hi, Gawander! So, nakabalik na kami dito sa May Taipei at kasama na namin si Imang! Hi! So, tapos na yung ating Taichung tour. So, na-enjoy namin pero medyo bitin lang. Tapos nakakapagod lang yung biyahe kasi 2 hours yun away dito sa May Taipei City. So, pero na-enjoy naman namin. So, sana kung nag-enjoy ka sa video na to, make sure to like, comment, and share this video! Bye-bye!